Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa dinugos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Nakalak tayo lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ni Jesucristong muling nabuhay, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, at ang muling pagkabuhay na ito ay nagdulot sa atin ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabathala at dakilang awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya tayo ngayon ay magpakumbaba, magsisi sa ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang igawad sa amin ang awa at buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang kami isugo, upang maging daluyan ng awa ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri pa namin, dinarangal pa namin, sinasamba pa namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari na Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng Pagkabuhay ng Anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin, isipan ng lahat ng sumasampalataya at itinuring ninuman sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpatototoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at ibinuhos niya ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdaraho sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ngayon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin ang pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid.
Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw ng ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Butihing poong purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos, ay tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nabubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nabubo pa nga ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala doon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan. At sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang Linggo ng mabathalang awa ng Diyos o Divine Mercy Sunday, sapagkat ang bunga din ng muling pagkabuhay, bagong buhay para sa atin. At ang bagong buhay ay nangyayari dahil lubhang maawain ang Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Awa ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Kaya lang tayo nagising kanina dahil sa awa ng Diyos. Kaya kayo ngayon nakapagsimba dito sa Quiapo, hindi dahil maabilidad kayo, kaya kayo nakapasok, nakaupo, nakarating dito, dahil sa awa ng Diyos. Tayo mga Pilipino, mga nakakatanda, ituro natin yan sa mga bata. Kapag kinakausap ko ang mga tao, lalo na mga matanda, kamusta na po kayo? Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Kamusta naman ang negosyo nyo? Nakakaraos naman po sa awa ng Diyos. Huwag natin kaligtaan. Ituro natin sa mga kabataan. Sana hindi yung darating araw. Kamusta pag-aaral mo? Pasado naman kasi magaling ako. Kamusta naman ang kabuhayan nyo?
Gumiginhawa naman kasi maabilidad ako. Sana mga kapatid, huwag nating kakaligtaan. Kung ano man tayo, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil may connection tayo, kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Yun lang ang dahilan. Kaya po ako naging pari, dahil sa awa lang ng Diyos. Kung ang pagbabasihan lang, yung aking nalalaman, yung aking kabutihan, baka kahit pasang awa, hindi ako umabot. Kaya nga, di ba, maganda rin yun. Pag sinabing pasang awa, kaya ka nakapasa dahil sa awa ng Diyos. Lahat po tayo pasang awa. Kahit ba summa cum laude ka na, pasang awa ka pa din. Kahit ikaw ang presidente ng kumpanya, kahit ikaw ang presidente ng Pilipinas, kahit ikaw ang pinakamakapangyarihan, kahit ikaw ang pinuno, pasang awa ka pa din. At magpasalamat tayo sa awa ng Diyos. Dalawang tanong ang nais kong pagbulay-bulayin natin ngayong linggong ito. Bakit hindi naniwala si Tomas? At ikalawa, saan nagpunta si Tomas? Unang tanong, bakit hindi naniwala si Tomas? Sabi sa atin sa Ebanghelyo, yung sumunod na linggo, katulad ngayon, ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, yung sumunod na linggo matapos muling mabuhay si Jesus sa Sareno, bumalik siya sa kanyang mga alagad. Nakapinid ang pinto, sabi dahil sa takot. Takot pa rin sila. Ngunit wala si Tomas. Yun daw, no? Yung mga patron na mga absent, si Tomas. Yung mga wala, yung mga hindi dumadalo, o yung mga pinuno rito ng mga samahan. Pag yung miyembro nyo laging absent, sabi mo, kilala ko na patron mo, si Santo Tomas, laging absent. No? Yung hindi nagsisimba ngayon, pag uwi nyo mamaya, sabihin nyo, alam ko na kung sino ang santo mo, si Santo Tomas. Kasi Santo Tomas, absent nung nagpakita ang Panginoon. Pero, bakit nung pagbalik niya, sinabi ng mga alagad, dumating ang Panginoon Tomas, sayang, wala ka. Pwede mo ha, kaya ingat kayo, pag absent kayo, doon darating ang Panginoon, wala kayo. Kaya wag na wag kayong absent. No? Yan, sabi mo sa katabi mo, bawal ang absent. No? Ayan, no? Pero buti na lang, hindi kayo absent ngayon. Present kayo. Kaya palakpakan nga natin ang bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, present ka. Ayan. Kaya dapat bawal ang absent. Ah, oh yan, mga brad, ha? Bawal ang absent, mga sister. Pero bakit hindi naniwala si Tomas? Sabi, hindi siya naniwala dahil hindi pa siya makapaniwala kay Jesus na muling nabuhay. Pero may isa pa hong dahilan na pinaniniwalaan ko din. Hindi siya naniwala, hindi dahil kulang ang paniniwala niya kay Jesus, kung hindi dahil kulang ang paniniwala niya sa kanyang mga kasamahan. Napansin niyo nitong mga nakalipas na araw, nagpakita kay Maria Magdalena, hindi naniwala yung mga alagad. Nagpakita doon sa dalawang nagpunta sa Emmaus, hindi pa rin naniwala ang mga alagad. Hindi nila pinaniniwalaan yung mga kasamahan nilang nagpapatotoo sa kanila. Maraming dahilan. Inggit. Pero may isa pa akong dahilan na nakikita.
hindi naniwala si Tomas sapagkat hindi naman nagbago yung kanyang mga kasamahan. Napansin ninyo, nung sumunod na linggo, nung nagpakita uli si Jesus sa Sareno, ngayon kasama na si Tomas, inilarawan ni San Juan, nakapinid pa rin ang pinto. Parang walang nagbago. Nung nakaraang linggo, nakapinid na ang pinto nang nagpakita si Jesus. Tapos sabi ni Jesus sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan. Muli na akong nabuhay. Nang sumunod na linggo, nakapinid pa rin ang pinto. Sa makatwid, walang pagbabago sa mga alagad. Kaya siguro si Tomas, nung sinabihan siya, sabi niya, hindi ako naniniwala. Kung talagang nagpakita si Jesus, eh di sana matapang na kayo ngayon. Kung talagang nagpakita si Jesus, hindi na tayo dapat nagtatago ngayon. Hindi siya makapaniwala sapagkat wala siyang makitang pagbabago sa mga alagad. Mga kapatid, hindi po kaya marami pa rin ang hindi naniniwala kay Jesus. Hindi dahil kulang ang paniniwala nila kay Jesus, kundi dahil pag nakita nila tayong mga naniniwala kay Kristo, walang pagbabago. Kaya tuloy hindi sila maniwala kay Kristo. Naalala ko po tuloy yung napakadakilang Indiano, si Mahatma Gandhi, yung bayani ng India. Sabi niya, maganda ang turo ng Kristyanismo. Believe ako dyan kay Kristo ninyo, pero hindi ako believe sa mga Kristiyano. Magaling sana ang turo ng Kristo ninyo, pero ang pangit ng buhay ng mga Kristiyano. Nung mga nagsasabing deboto sila, alagad at naniniwala kay Jesus Nazareno. Hindi kaya ganun din ang katwiran ng mundo? Marami dyan siguro ngayon, hindi na nagsisimba. Hindi naniniwala kay Kristo. Dahil sabi nila, sabi ng Panginoon nyo, kapayapaan, eh kayong mga naniniwala kay Kristo, away kayo ng away. Nagbubuntalan nga kayo. Nagmumurahan kayo. Hindi kayo nagbibigayan. Sabi ng Kristo ninyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Ang katotohanan ko magpapalaya sa inyo. Nagsisinungaling naman kayo. Nangiisa naman kayo. Hindi kayo tumutupad sa usapan. Nandiyan kayo tuwing Biyernes. Namamasan kayo, namimingga kayo, nangihila kayo ng lubid, nakasuot kayo ng t-shirt ng Nazareno, sumisigaw kayo ng Biba Jesus Nazareno, pero hindi kayo tumutupad sa usapan. Wala kayong isang salita. Nangiisa ka sa kapwa mo, hindi ka tapat sa asawa mo, nandadaya ka sa negosyo mo, panay pera na lang ang nasa isip mo. Nananakit ka ng mga tao, lalo na ng mga maliliit, ng anak mo, ng asawa mo, nang bubugbog ka. Hindi ho kaya marami ang hindi naniniwala? Hindi dahil hindi ka panipaniwala sa Jesus, kung hindi dahil ka panipaniwala ang mga tinaguriang alagad at sumusunod kay Jesus. Kaya't ipagdasal natin mga kapatid, na sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang biyaya niya, ang awa niya. Di ba ang bili ni Jesus? Ang patawarin ninyo, sinusugo niya ang kanyang mga alagad upang maging daluyan ng awa. Patawarin ninyo sila. Aminin natin mga kapatid, gustong gusto natin patawarin tayo ng Diyos, pero tayo, ayaw magpatawad. Pagnilayan po natin yan,
Gustong-gusto nating patawarin tayo ng Diyos. Pero tayo naman, ayaw nating magpatawad. Parang may diferensya doon. Baka sabihin ni Jesus sa Sareno, parang lugi ako doon ah. Parang ang daya nyo naman. Gusto nyo ng awa, pero kayo ayaw nyo magbigay ng awa. Gusto nyong bigyan kayo, pero kayo naman ayaw magbigay. Gusto nyong sabihan kayo ng totoo, pero kayo ayaw nyo magsabi ng totoo. Gusto nyong makipagkasundo, pero kayo naman ayaw nyo namang umabot. Ipakita natin ngayon, tayo ang sinusugo ngayon upang maging daluyan ng awa. Tayo'y pinatatawad, tayo'y minamahal, at tayo rin naman ngayon sinusugo ng Diyos. At lalo nating matatagpuan ang awa ng Diyos kung napansin niyo sa Ebanghelyo, tuwing nagkakatipo ng mga alagad, lalo na tuwing Linggo, doon nagpapakita si Jesus. Kaya huwag kayong absent, lalo na pag Linggo, lalo na pag Misa, doon natin matatagpuan higit ang muling nabuhay na Panginoon. Siguro nga, hindi natin siya makikita tahasan ng ating mga mata katulad ni Tomas. Kaya buti na lang, sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Buti na lang, salamat kay Tomas. Dahil sa kanya, meron tayong pinangahawakan ngayon. Natitipon tayo kahit hindi natin nakikita sa ating mga mata si Jesus Sareno, pero naniniwala tayo. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka. Hindi nga siguro nakikita ng mata natin si Jesus, pero naririnig natin ang kanyang salita. Natatanggap natin ang kanyang katawan. Nakakatagpo natin siya, lalo na dito sa Quiapo. Kaya sana lagi tayo magtipon. Lagi tayong magsama-sama, lalo na tuwing Linggo, lalo na tuwing may Misa, sapagkat ito ang pagkakataong makatagpo natin si Jesus. Balik ako sa tanong ko kanina, saan ba nagpunta si Tomas nung wala siya sa mga alagad? Alam niyo ang sagot? Ang sagot diyan, saan kayo nagpupunta pag hindi kayo nagsisimba tuwing Linggo? Saan kayo naroroon pag wala kayo tuwing natitipon ng simbahan? Pag umaabsent kayo, saan kayo nagpupunta? Alam nyo na rin ang sagot kung saan nagpunta at bakit wala si Tomas. Dahil ganun din tayo. Pag dumarating ang pagkakataong hindi tayo sumisipot, lalo na tuwing Linggo, lalo na pag nagdadahilan tayo, ay hindi na muna ako magsisimba, ay hindi na muna ako pupunta sa Misa. Huwag niyong masyadong pagbalingan si Tomas. Humarap din tayo sa salamin, sapagkat tayo din naman may ibang pinupuntahan kapag hindi sumasama tuwing Linggo. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin na tayo'y maging tapat. Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, hindi tayo tinatawag maging matagumpay. Tinatawag tayo maging tapat. Kaya sana kahit minsan
parang hindi natin pakiramdam, katulad ni Tomas, masama ang loob. Hindi agad buo ang paniniwala, hindi buo ang pag-asa. Kahit minsan parang tinatamad ka, huwag na huwag kang a-absent. Huwag na huwag kang lalayo. Huwag na huwag na hindi ka sisipot. Dahil baka sa oras na wala ka, doon mas lalong pumunta, magpakita at mangusap ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat sa iyong muling pagkabuhay sapagkat muli mong iginawad sa amin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Iginagawad mo sa amin ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at kami din ngayon sinusugo mo upang ipahayag, magpatotoo sa iyong kapayapaan at awa. Patawad po kung kami humihingi ng tawad pero ipinagkakait namin ang awa sa aming kapwa. Patawad po kung hindi makapaniwala ang aming kapwa dahil mali ang aming pagsaksi sa inyo. Tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kaming maging mga tunay na deboto at alagad mo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng ating katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna pong lahat.
Kausapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kunan mong bigay ang alakatinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kunan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos ng mga ako. Napupuno ang langin at lupa ng katapilan mo. O sana, sa kaitasan. O sana, sa kaitasan, pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitasan, o sana, sa kaitasan. Salud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong galang at buong pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami hindi naging wagas na saksi ng iyong awa at kabutihan. Patawad po kung minsan hindi kami dumadalo sa misa, nanlalamig ang aming paniniwala at pag-asa sa inyo. Dinisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang si Jesus sa sarenong muling nabuhay, ang bukal ng awa at pagmamahal ng Diyos. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mamawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkatapili ako tuwi na di na mag-iisa mangangamba't mangulila kayo'y aking hinango muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na kahit anong laging anong ang tatahakin. Kayo'y aalagaan, kagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawala pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na bansa aking sinugo, huwag masipayo at huwag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na kapiling ako tuwi na.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, pag-ayos at linis ng simbahan. Sana marami pa po tumulong para sa ating Adoration Chapel at Baptistry. At marami din pong salamat sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Tuwing may nasusunugan, tuwing may mga nangangailangan, agad-agad po tayo sa Quiapo tumutulong. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayo ay nabubuhay lamang dahil sa awa ng Diyos. Tayo'y sinusugo naman upang maging saksi at daluyan ng awa ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, pinaramal ka na amin. Cristo Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin. Cristo Padre Jesus Nazareno,